RC, isang araw na naman para mag-review ng motor. Pero bago lahat, kung dito pa subscribe sa akin channel, please like and subscribe. Nandito tayo muli sa Rusi Las Piñas Brands para mag-review ng motor. At para sa mga mahihilig sa smart spark na low budget lamang ang kaya, etong motor na rin bagay ng bagay sa inyo. Ang ating re-reviewin po ang Rusi Gamma SS200. Ang motor nito ay inspired design daw sa Honda CBR. So makikita nyo guys, sa disenyo nito is halos kahawig siya ng CBR ng Honda. Diba? Ang ganda. At ang presyo po nito ay talagang budget friendly po. Lalo po sa mga gusto maka-experience sa mga sports bikes. Okay, so sa mga features naman nito ay doon natin malalaman kung may pagkakahintulad pa to sa Honda CBR. So punta natin sa mga features ng motor na ito. Sa features po, siyempre meron ng sporty looks design. Diba? May ang ganda rin ng muffler guard. So mapapansin na rin guys, ang kanyang meron tong carbon fiber sticker. So take note guys, hindi sa originally na carbon fiber talaga. So sticker lang siya na nilagay ni Rusi para magmukhang maganda ang decals ito. Meron tong split type seats. So sa upuan po niya, halos dalawa po yan. Nahahati po yung upuan niya. At meron tong Rusi emblem. So ang kagandaan sa kanya, merong Rusi emblem. No, sana hopefully po, sa halos lahat ng Rusi emblem na ilagay. No, medyo di ko lang kasi nagugustuhan talaga yung sticker design ng Rusi. Yung talaga ang nagpapapangit dun sa design ng motor nila. Yung mismong decals na nilalagay nila na logo ng Rusi. No, dapat baguhin ni Rusi yun. No? Tapos meron itong headlight at saka taillight na halogen pa rin yung lights niya. So hindi pa sa LED, pero sa aftermarket po, pwede nyo palitan ng LED para kung saan kayong mas satisfied. So meron din telescopic rubber guard. So mapapansin nyo sa telescopic port niya po, meron po itong rubber guard. So hindi agad ito madaling madumihan. So kanina yung kagandahan niya. Meron din itong built-in na hazard switch. So hindi mo na kailangan magpagawa ng hazard switch nito. At meron itong analog panel. So hindi pa sa fully digital panel. No? So hopefully sa mga susunod na lalabas na Rusi Gamma, sana mas improve pa nila na gawin nila ng digital panel na rin ito. No? So ito yung mga pictures na nakita ko dito sa Rusi Gamma SS200. No? Sa specs naman to guys, tayo silipin naman. Sa specification naman to guys, engine type is single cylinder air-cooled 4-stroke. Push-rub engine na to at carburetor at Euro 3 compliant daw siya. At ang displacement naman po dito is 200cc. Ang kanyang max horsepower is 15.2 horsepower at 7,000 rpm. Ang kanyang max torque naman po is 17.8 Nm at 5,500 rpm. Ang kanyang start system po is kick and electric. Transmission type po is 5-speed manual transmission. Ang front suspension naman po is telescopic fork. Rear suspension naman po is monoshock. Front tire size naman po is 110x70x17 tube type. Rear tire size naman po is 140x70x17 tube type. So sa aftermarket guys, pwede nung gawing tubeless to kung gusto nyo. Front brake naman po at saka rear brake naman po is pareho na rin pong disc brake. So kagandahan po nito, yung parehong side po niya is disc brake na po. So mas makapit po ang brake niya. Okay? Sa color variation naman po, meron itong apat na kulay na pagpipilian. Meron itong black, matte black, orange, at green. Sa SRP naman po, panalo-panalo po ang Rusi Gamma SS200. Ang SRP po ito is 59,000. Ang kanyang down payment lang po is 7,000. For 1 year po, ang babayaran po is 5,760. For 2 years po, 3,325. At for 3 years naman po is 2,510. May rebate din to na 300 kapag lagi kayo na-update sa pagbabayad. So ito po yung ating full price specs natin para sa Rusi Gamma SS200. So yung mga cars yung ating review ko sa Rusi Gamma SS200. Yung para sa mga low budget pero gusto makaka-experience sa mga sports bike, itong Rusi Gamma S200 ang aking marirecommend sa inyo na bukod sa inspired look sa Honda CBR ay pasok na pasok po sa budget. At good quality na rin po ang binigay din ni Rusi dito. At depende pa rin to, kung tatagal ang motor na to, sa paano nyo i-maintenance yung inyong motor. Okay? Kahit anong brand pa yan, kung hindi kayo marunong mag-maintenance at pinapabayaan nyo na talagang may tendency masigira talaga yan. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung anong klaseng motor ang gusto nyo bilhin. No? So hopefully guys, na gusto nyo yung ating review para sa motor na to. At huwag niyo po kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po mga car seat. Thank you.
Shoutout po kay Sandy Fortuno, Papi's Diary, Janda Baptist TV. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa akin channel.